kasama ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw na kung saan tayong lahat ay nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ating natatamo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Araw na kung saan tayo ay humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan, pagkakamali at pagkukulang na ating mga nagawa. At araw na kung saan ay pinagsasama-sama natin ang ating mga panalangin at iniaakyat natin ang pagsusumamo ng ating mga puso. Mga kapatid kay Kristo, tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na yon, tinipon ni Josue si Sikiem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, ito ang pinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, nung una ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito, si Tare na ama ni Abraham, at ni Nahor.
Sumasamba sila sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inaanak at inapo. Naging anak niya si Isaac at naging anak naman nito si Esau at Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron at sa tulong ng mga Himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang iyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nananalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo na silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at pinagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, ni Balak na anak ni Zippor, at sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako ng Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga Jericho at Amoreo, Perizzeo, Kananeo, Heteo, Herhesyo, Heveo at Hebuseo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasakalakay ko sa mga pukyutan ang dalawang haring Amoreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupain at hindi nyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa punong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon, ang kanyang pag-ibig ay mamalaging panghabang panahon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang mailabas na siya ang kasama habang nasa ilang, ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang hanggan. Pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Maging mga haring bantog nung una ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain nila ay ipinamamahagi sa kanilang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel kanyang mga lingkod.
Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Magsitayo na po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kasulatan na hiwalayan ng lalaki ang kaniyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae, at sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kung hindi isa, ang pinagsama ng Diyos ay wag paghiwalayin ng tao." Tinanong siya ng mga Pariseo, "Bakit inuutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kaniyang asawa ng kasulatan sa paghiwalay bago hiwalayan ito?" Sumagot si Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humihiwalay sa kaniyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-aasawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin." Sinabi ng mga alagad, "Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kaniyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa." Sumagot si Jesus, "Hindi lahat ay makakatanggap ng simulaing iyan, kundi ayon lamang sa pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makakapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghari ng Diyos. Ang makatanggap nang simulaing ito ay tumatanggap nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Batiin po muna ang ating katabi ng isang magandang umaga. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at pangbansang dambana ni Jesus Nazareno. Simula noon hanggang ngayon, mainit po ang usapan kung bakit hindi sang-ayon ang simbahang Katolika sa diborsyo o ang tahasang paghihiwalay ng mga mag-asawa. Ang pinanghahawakan po ng ating simbahan ay ayon na rin sa tugon ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na nakapaloob sa ating ebanghelyo. Tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung naaayon ba sa batas ang pagdidiborsyo ng asawang lalaki sa kaniyang asawang babae dahil inuutos nga raw ni Moises na bigyan sila ng kasulatan. At maliwanag po ang tugon ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na ang diborsyo ay hindi plano ng Diyos. Uulitin ko po, ang diborsyo ay hindi plano ng Diyos. Ang plano ng ating Diyos ay ang sakramento ng kasal. E bakit po ito nangyayari? Klaradong idinagdag ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Dahil yan sa katigasan ng inyong puso. Alam natin na sa simula pa lamang ang Diyos ang lumikha ng sanlibutan. Nilikha niya ang mga tao, ang lalaki at babae. Ang Diyos mismo ang nagpasinaya ng sakramento ng kasal na kung saan nagkakaroon ng espiritual na pagsasama at ang dalawang nilalang nagiging isang nilalang sa paningin ng ating Panginoon. At sinabi pa ni Jesus sa kaniyang mga alagad na sino mang nagdiborsyo sa kaniyang asawa at nagpakasal sa iba ay nakikiapid na. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napakalinaw po ng pahayag ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na ang ibig at ang nais ng Diyos ay ang sakramento ng kasal. Subalit, mismong tao ang pumipili sa pagdidiborsyo. Uulitin ko, mismong ang tao ang pumipili sa pagdidiborsyo dahil sa katigasan ng ating mga puso. Maitatanong po ninyo, may mga kasong naaabuso ng gusto ang mga kababaihan sa kanilang pakikipagsama sa mga lalaki. Sa pananaw po ng ating simbahan, pinapayagan ang pagwawalang bisa ng kasal o yung tinatawag na annulment, ngunit hindi diborsyo. Isa pa, nararapat munang magdaan sa tamang proseso at mayroon po tayong pamantayan na sinusundan bago natin ilatag at tinawag ang pagbibigay ng annulment o pagwawalang bisa sa kasal dahil nagkaroon ng ilang
depektong nakapaloob bago naganap ang kasal. Tunay ngang nais ng Diyos na pagbuklurin tayong lahat. Ang hangad niya ay ang pagkakaroon ng isang maayos at banal na pamilya para sa bawat isa sa atin. Ang diborsyo po ay maaaring sumira sa ating lipunan dahil malaking epekto ang maaaring maidulot nito sa mga naiwang anak dahil nga sa panghabang buhay na paghiwalay ng mga mag-asawa. Kaya nga po ang panawagan ng simbahan na ang kasal ay hindi isang biro. Pinagninilayan, pinagdarasal, at pinag-iisipang mabuti dahil ito ay banal at sagrado. Ayon nga po sa matandang kasabihan, ang pagpapakasal ay hindi parang isang mainit na kanin na iyong isusubo na kapag ikaw ay napaso, ay agad mong iluluwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan, una, ang kasal ay isang mabisang paalala ng pag-ibig ng Diyos sa kaniyang simbahan. Si Kristo po, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno, ay ang ulo ng ating simbahan. At tayong lahat na sumasampalataya sa Kanya ay tinatawag na katawan ng simbahan or the body of the church. Pangalawa, ang kasal ay paalala ng pagiging mapagbigay ng Diyos. One cannot give without loving, but he or she cannot love without giving. At panghuli, ang kasal ay paalala ng katapatan ng Diyos. Falling in love may be easy, but staying in love and being loyal is another story. Madali lang po ang ma-inlove, madali lang ang mandigaw, madali lang ang magpakasal. Ngunit isang malaking hamon sa bawat mag-asawa ang maging tapat sa isa't isa. Maraming pagsubok ang inyong pwedeng harapin. Maraming problema ang pwedeng makaapekto sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Ngunit kung dumating mang sa punto na hindi na kayo nagkakaunawaan, dapat alalahanin ninyo ang suot ninyong mga singsing, ang siyang tanda ng inyong walang hanggang katapatan sa isa't isa. Alalahanin nyo rin ang araw na mismo na kung saan kayo ay kinasal dahil ito ay naganap sa harap ng Diyos at sa kaniyang sambayanan. Noon, kayo ay nangakong magiging tapat hanggang sa dulo ng inyong hininga. At higit sa lahat, lagi po nating isapuso na ang pag-aasawa ay isang paraan tungo sa kabanalan at kayo bilang mag-aasawa ay tinatawag na maging isang munting simbahan at isang munting paaralan ng pag-ibig para sa inyong mga anak. Tatandaang lagi, walang pamilyang perpekto. Ngunit kailangan ninyong kapwa magsikap tungo sa kabanalan at pagmamahalan sa isa't isa. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga asawa at may bahay.
ialay natin ang ating mga panalangin para sa mga magulang at sa mga anak. Sa bawat kahilingan ang atin pong itutugon, Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming tahanan. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ng mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ang iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isa buhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ng iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Ang mga yumaon nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo ang iyong pag-ibig ang aming mga tahanan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong pananahan sa aming mga buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol
ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kaniya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o liminister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Umaasa po
At lumayan niyo po nawa na bayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Isu, Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahe. Kaugnay nito, patuloy pa rin po ang pahalik sa imahe ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Mga paalaala sa nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pampansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasigip na kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.